Hello everyone, good morning dito sa Australia at sa Philippines. Ngayong umaga guys, mga kapamilya at mga kaibigan ko, magki-clean up ako, magki-cleaning ako dito sa pinagdaanan ng baha. But first, I have to buy gumboots. Kasi guys, nag-iingat din ako because of the infection of my foot. Kasi my foot is very sensitive with bacteria. Kaya kailangan ko rin guys na mag-ingat at para may magamit ako. Pupunta ako din na titingnan ko rin, I'm gonna do a bit of shopping for myself for the last week. Ngayon ako makakalabas because there's the sun. Maganda ang panahon at iniisip ko kailangan ko rin siguro lumabas ng bahay para at least matunghayan natin ang araw sa labas. Kaya lalabas muna ako ngayon guys, lalabas ako sa lungga ko ngayon at maganda ang sikat ng araw. Ganda ang sikat ng araw kaya andito, lalabas ako. Sana wag na siyang umulan kasi ang dami ko guys, yung isang room namin lahat ng carpet talagang basa siya, kaya kailangan ko siyang i-pull out. Yung hindi ko na mapakinabangan, I'm gonna throw it away. Pero yung pwede pa siya, maybe I could like spray some water and then dry it out in the sun. Tingnan ko rin guys, makita nyo, I gonna go live for that. I gonna ipakita ko sa inyo paano malilinisin ang carpet na basa. Okay? I gonna ask my daughter to accompany me later. Hindi ko sigurado guys na kung nila ko yung bahay. Babalik ako at tingnan ko lang guys kung na-lock ko yung bahay. Hindi ko ata na-lock yung main door. Naglabas ako ng garbage pero hindi ko natignan kung na-lock ko yung bahay. Dito lang ako sa tabi. Mag-park lang ako sa tabi. Naka-ano na ako guys. Nakapang work clothes na ako. Kailangan ko muna guys, ano lang ako sandali, lalabas ako at tingnan ko yung bahay ko kung nakasara. Nakasara naman pala siya guys eh, kaya okay lang. Dami yung mga tao naglalakad ng aso nila oh, kasi ngayon sagana ang araw. Kaya tingnan natin. Oh, tinatakbo niya yung aso niya oh. Ito guys, tingnan niyo oh. Oh, 'di ba? Kikita niyo ba? Kita niyo yung aso. Mag-ano ako? Sige na. Uy. Na-exercise na yung aso niya. Siguro 2-3 weeks na nakakulong. Nakakulong sa bahay yung mga aso eh. Kaya yan oh. Pinapractice niya yung ano. Pati siya ma-exercise na rin. Oh, ayun. Ma-recycle. Nagpa-pick up kasi dito guys ng recycle namin. Ayan o.
Recycle. Yan. Tignan nyo. Aha. Yan ang recycle bin, oh. Pick up siya ng mga yung yellow bin na yan, guys. Yan yung recycle. Ayan, oh. Mauna tayo sa kanya. Yan yung mga nakikita sa tabi ng daan na yellow ang takip. Yan ang recycle bin. Titingnan natin yung tubig dito sa dagat. Kung okay na siya o ano pa rin. Ito guys yung lugar namin. Mataas ito, mataas itong party. Kaya lang, yung retaining wall kasi namin, yung paikot kasi ng bahay namin may retaining wall. Ay, yung retaining wall dito, mayroon siyang butas na nakapasok sa bahay namin. Kaya pag umuulan, sa amin pumupunta lahat yung tubig. Tingnan natin dito kung mataas pa yung tubig sa dagat. Tignan lang natin dito guys yung palm beach ang tawag dito. Kung mataas ang tubig o hindi. Parang okay na siya ah. Okay naman siya ah. Oh, tingnan nyo guys oh. Diba? Kahapon, mataas pala ang tubig, umabot pala dito, oh. Ito kasi ga yung basin, ito yung park na pwede ka mag-swimming. Pwede ka mag-swimming dyan, kaya lang dahil nga sa bagyo ngayon, punong-puno siya ng mga dahon sa tabi. Punong-puno siya ng dahon ang tabi ng ng dagat. Kaya okay na siya. Okay na, mababa na yung alon. Kaya lang lahat ng mga dahon guys from all these trees nandyan lahat sa tabi ng mga buhangin. Kaya hindi pa siya pwedeng paliguan. Hindi naman dumi kasi mga dahon. Kaya lang kailangan to clean up. Kailangan nalinisin ng council para mapaliguan siya muli. Grabe dito guys ang damage ng bagyo sa Australia. Umaabot siya ng $16 billion. Kaya yung mga walang mga bahay dito nararagaluhan ng gobyerno ng motorhome. Maniwala kayo ha. Pag nawala ka ng bahay, meron kang motorhome na magagamit hanggang sa makapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Siguro, hindi mo naman siguro own yun. Siguro, lang ng gobyerno papagamit sa'yo hanggang sa magkaroon ka ng makapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Kasi syempre guys, dito kasi, yung mga bahay kasi dito, may insurance siya. Habang sinesettled mo yung insurance mo, siyempre wala kang bahay na matirhan. Ang gagawin ng insurance o ka-government, rerentahan ka ng bahay, everything is free. Sila lahat magbabayad ng ilaw, tubig,
para tirhan mo, kaya napakaganda siyang, napakagandang paraan, di ba? Pero ngayon, ang binibigay nila ngayon, motorhome. Binibigyan ng motorhome lahat ng mga tao na nawala ng bahay. Hanggang sa maayos nila yung bahay nila, o kaya yung bahay nila natabunan ng baha, dito ulit tayo sa isang lugar. Oh. Ano pa? Okay naman. Kita nyo ba guys yung dagat? Diba? Kita nyo yung dagat, oh. Okay naman siya, hindi siya masyadong malalim. Pero nung isang araw guys, ito dito, hindi ka makapunta rito dahil ito tinabunan ng tubig. Hanggang doon sa taas na yun, oh. Yan, puno yan. Hanggang doon sa taas na yun, hanggang doon sa may ano na yun, oh, sa may playground ng mga bata, may tubig yun dyan. Hanggang dito, kita mo yung kalsada na yan, ang tubig hanggang dito. O, hanggang dito ang tubig. Hanggang dito. Makikita mo kasi ano eh, yan. Hanggang dyan yan siya, o. Hanggang dyan sa may kahoy na yan. Kaya tumaas siya. Kapag ito guys, tumaas na, pag sinakop ang bahay dito, ibig sabihin, yung bahay namin, doon sa kabila, doon kami sa kabila eh, party nito, sasakupin na ng tubig. Kaya lang, wala pa naman guys, hindi pa naman siya inabot. Hindi pa naman kami inabot ng ano dito. Kaya lang, siyempre, alam mo yung daloy ng tubig, yung agos ba, yun ang problema. Kapag nasa mababa ka na party, lahat ng tubig sa itaas ng subdivision or sa atin subdivision na dito sa state, pupunta sa'yo lahat. Kasi dito, may mga drainage siya, pero parang yung paggawa ata nung yung nabili naming bahay, pinaikutan kasi ng retaining wall. Pinaikutan siya ng retaining wall, tapos yung retaining wall, hindi ka pwede kasi magpagawa ng retaining wall na wala siyang, parang butas ba guys na maliliit, para pag ang tubig, hindi matitibag yung iyong retaining wall. Kaya mayroon siyang butas na parang magdidrain ang tubig doon sa the back of the retaining wall. Ay, yung retaining wall na yon naka sa likod ng bahay namin. Lahat kasi ng garage namin mayroong retaining wall eh. Pati doon sa ano. Kaya pag tumaas ang tubig guys, pag hindi maganda ang draining niya, babaha talaga doon sa likod. Kaya ang nangyari, bumaha yung likod ng bahay namin. Kaya ang hirap guys linisin kapag ganyan, kasi lalo na sa akin, may sakit ako. Kaya unti-unti ko lang siyang nililinis. Ngayon, dahil nga siyempre isasaba ko yung paa ko sa tubig, sa paglilinis, kailangan ko guys, meron akong gumboots. Kaya bibili ako ng gumboots ngayon para magamit ko, para just in case na, kasi siyempre hindi pa masigurado yung mga ihi ng daga, yung mga ihi ng ipis na galing sa kabilang property, na galing sa mga kabilang bahay, ay maka-apekto sa akin, maka-apekto sa katawan ko. Kaya yun guys, ang gagawin ko, bibili ako ng gumboots. Okay? At ipakita ko sa inyo mamaya kung anong gumboots ang binili ko. Pupunta lang ako dito sa shopping center. Meron dito, mura lang siya eh. Tinatawag namin dito na $2 shop. $2 shop na makapamili ka ng mga mumurahin lang na mga items ba, na minsanan mo lang gamitin, dalawang beses mo gamitin for any special occasion. Tapos bibili na rin ako ng konti makakain dahil nga gugutom na ako guys. Pagkatapos nito, pupunta ako doon sa mga anak ko, sa doon sa Kinagil. Yung anak ko kasi Navy, dumating kahapon. At natatakot nga siya dahil nga sa nangyari ngayon sa Ukraine at saka sa Russia. Parang nag-aalala sila ang mga Navy, tsaka mga Air Force, mga Army, na baka masangkot tayo sa ano ba ito? Masangkot tayo sa laban ng Russia. Kaya pagpag-pray na lang natin guys na hindi siya mangyari, dahil nga siyempre madadama yung mga anak natin, madadama yung asawa,
yung mga pamilya natin na na-involve sa mga military. Siyempre, kapag ikaw ay sana sa military, hindi mo talaga pwedeng, ay, ayoko sumama, di ba? Kailangan mo talagang, your duty is for your country first, then your family, and then your friends, okay? For your countrymen. Kaya mahirap talaga, guys, sa panahon ngayon, di ba? Ngayon, nagda-drive na ako, guys, napunta ako sa shopping center. Ito yung dinadaanan natin. Dati, guys, dyan, dito, bahayan, ang tubig dito, nung mga nakaraang, I think few days ago or something. Ba, ito dito siya, guys, dito. Mababa itong party na ito, eh, tsaka yung creek. Yan, kasi may creek dito, eh. Yan, yung creek na yan. Ayan. Yung creek na yan, itong tulay na to, parang sa atin ba, parang sapa. Ayan. Napupuno ng tubig yan, kaya ang tubig dyan, pumupunta siya dito, kaya nag-close ito ng mga 2 days, itong lugar na ito. Kaya maganda kasi dito, guys, sa Australia, madali siyang, may tagalinis talaga ang council. Kaya pagkatapos siya ng bagyo, pagkatapos ng baha, makikita mo parang normal uli yung lugar. Pero yan, guys, hindi yan madadaanan nung isang araw, talagang baha yan. Ayan, matraffic na naman. Matraffic na naman dito. Ayan. Buti nakalusot ako. Ayan, traffic oh. Kala nyo walang traffic dito. Matraffic din oh. Ayan, kita nyo. Daming sasakyan. Kasi mga tao ngayon, ngayon lang lumabas. Nag-shopping na yan. Nag-shopping na yung mga yan. Oh, daming nag-shopping oh. Oh, ayan, traffic. Ayan. Ayan, may ginong, meron kasi ginagawang daan dyan eh. Meron kasi ginagawang kalsada dyan sa taas na yan. Kaya one way lang siya kapag ang kabilang side, opposite side ay go through. Oh, ayan, labas na tayo. Ayan, paano na tayo? Ayan. Ang ganda ngayon mag-ano dahil nga mas malakas ang sikat ng araw. Sana tuloy-tuloy na 'to, guys, for the next week. Kasi kailangan talagang gusto ko nga mag-lawnmower eh. Mag-lawnmowing. Ayan o. Oh, yan ang ginagawang kalsada o. Oh. Ayan. Kaya one way lang siya. Shopping center dito sa amin, guys, ano siya, mga 5 minutes drive na sa shopping ka na. Kaya lang ngayon, syempre matraffic, may dinaanan tayong mga lugar, kaya inabot tayo ng at least 10-15 minutes. Tingnan nyo na lang yung dadaanan, guys, yan. Yung
Sorry. Mali yung lane na pinasukan ko. Ito na yung shopping center namin, guys. Malapit na, bibili ako ng gumboots. Ito yung aming shopping center. Makikita nyo na. Yan. Traffic din ah. Ay, magpetrol pala muna ako. Kasi baka makalimutan ko mamaya magpetrol. Petrol muna ako, guys. Naku, puno ah. Yan, guys. So, kita nyo ba yan? Yung ano na yan? Caravan. Yan ang pinamimigay ng gobyerno. Yan oh. Yan. Sa mga taong walang bahay. Isa lang. Dito na lang ako sa kabila. Isa lang pala yung tanke. Okay, guys, thank you guys, and I'll update you later. Okay, thank you, love you, bye.